So the Air Jordan 1 Low has an all-time high. Dati hindi mo talaga pinapansin itong mga to eh. Meron pa kang ibang mga colorways ang nasa outlet noon. People wanted the high version or the OG high. But nowadays, fast forward in 2023, karamihan talaga, lows na ang hinahanap. So nalabas natin lahat ng mga Air Jordan 1 Lows natin. So we have at least 4 pairs of the OG cut. And meron din tayo yung mga retro cut. Yung mga gantong klaseng cut, parang pinutol lang. And we have the knockoff version ng LA Union collaboration with Air Jordan 1. And of course, pag-usapan natin kung alin ba dito yung pinaka-best na i-keep. Ano ba yung pang long-term? Ano ba yung pang short-term lang? And of course, lastly, kung ano ang pinaka-marirecommend ko sa inyo. And at least kung ikaw bibili ka ng Air Jordan 1 for the first time, you know which one to get. Okay, so let's get this video started. Stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, consider subscribing to my YouTube channel for more videos just like this. And kung matagal ka na rito, tol, thank you so much for sticking with me. In terms of the OG lows, we have 4 colorways: black toe, powder blue, we have the neutral gray, and the starfish. Okay, so tanggal natin itong mga to. So since pare-pares lang naman yung cut na mga yon, itong pag-uusapan natin. OG Air Jordan 1 Low, the knockoff version, retro cut. Ayan, retro cut ang tawag ko sa mga to. Walang OG eh. Retro lang nakasulat. So retro lang ang tawag ko dito. So the OG lows, this one actually has everything OG talaga except for yung pinaka-cut niya dito sa harapan. I'll try to post a picture or an image of the Air Jordan 1 Low. OG talaga na mas wide yung toe box. Ayan, yan na talaga siya ever since yung itsura niya. Midsole is still gonna be the same. And this one has the OG cut dito sa likod. Ito yung flap niya na leather. And it has the Wings logo. Ayan, parang hindi siya stitch on. Ano to? Parang vinyl or parang imprinted dito sa likod. The tongue is made out of nylon. So basically, ito yung original how it is talaga. No? Ito talaga yung original na nylon. Actually, leather can vary from release to release. So medyo magkakaiba yan. So sa mga retro versions natin, guys, as you can see here, yung cut ng ano medyo iba. Para tong tinapyas lang na Air Jordan 1 High OG. And wala siyang flap na leather dito sa likod. Instead, nilagyan na lang nila ng Air Jordan 1 or ng Wings logo na embroidery dito sa kanyang heel, as you can see over there. Ba't ko sinasabing parang tinapyas lang? So ito ang OG High. Ito yung OG High na Air Jordan 1. And as you can see here, yung leather niya na patch dito sa likod. Ayan. So parang, as you can see, parang pinutol lang siya hanggang dito. Pero basically, itong part na to nakalitaw pa rin yan dito sa Air Jordan 1 lows na to. Unlike the OG na Air Jordan 1s, ayan, meron talaga siyang leather na parang flap or leather, extra leather na nilagay dyan to cover that off. This one, hindi siya. Ito naman yung KO or yung knockoff version. So basically, ang knockoff version is, or ang KO, ito yung mga mas murang Air Jordan 1s noong panahon. Kung mga taong hindi maka-afford ng Air Jordan 1s noon, ito ang binibili. Mas mura, it sorts of looks like it. Pero the thing is, iba lang yung talaga yung midsole niya. Ito ang kanya midsole or outsole. This one sorts of reminds me of an Air Force 1. Compare it with the OG, ito siya, medyo malayo. And if you compare it with the retro, actually yung retro and OG, magkamukha sila ng outsole talaga. Yung KO, yun talaga yung kakaiba. So, ang pinakanagustuhan ko dito is yung flap niya dito sa likod with that Air Jordan 1 KO logo or Wings logo. If you compare it here, ayan, very similar sila ng original or ng OG Air Jordan 1 Low. Ayan, so makikita mo, ayan yung similarities na nagustuhan ko dyan. It's very, very classy in my opinion than yung sa retros na ganito lang siya. In terms of materials, so basically, ang mga OG lows, eto sila, they're all mostly na mga lumalabas. Correct me if I'm wrong. Or, and then meron na pala bleach coral. So yeah, meron na palang suede. Pero mostly naman is made out of leather. And that leather is fair quality. I think around 7 out of 10. Kasi meron naman tumbled leather as well. Very, very nice to the touch. And ito yung mga leather din na gusto ko. Kapag nagkikrease, hindi sila nag-fold. Ito lang yung nalulukot lang sila, pero hindi sila yung talagang parang finold na leather quality. So, unlike sa mga ganitong klaseng cut, itong Air Jordan 1 Low na to, ayoko lang kasi dito yung leather quality ng ganitong version. Not this one specifically kasi ito medyo special nga to.
because of the suede and all. Pero yung mga regular na Air Jordan 1 retros, medyo pangit yung leather niya in my opinion. Yung leather ng Dunks, yun yung ginamit sa mga Jordan 1 lows na ganito ang cut or ganito ang version. Ayan, pero for this specific one, dahil nga special nga to, suede, meron siyang leather, meron siyang leather sock liner, very premium materials. And then yun, wala kasi ako on hand to compare. Ito lang ang meron ko ngayon sa mga retros. Pero basically kung sa cut lang, I don't really like this sort of cut right here. Now, this one on the other hand, dahil canvas siya, mas relaxed looking, mas casual looking. Yung nagpost nga ako, sabi ko, if you know, you know. Kasi parang kapag ito yung suot mo sapatos, it's just a white Jordan 1 knockoff na sneaker. No, some won't even tell na Jordan 1 talaga siya kasi parang canvas, it's just plain white, di ba? And so as yung other mga yung ibang mga Jordan 1 sa lalabasan, yung knockoff version ng Bred, I sort of like it, to be honest. I mean, hindi siya yung original color, pero in terms of yung longevity niya, dahil canvas lang siya, mas malambot sa paa, mas comfortable for a whole day ride. Very classy pa rin naman siya, yung Wings logo niya, all goods, diba? Tsaka parang feeling ko mas malambot to. In terms of sizing, basically, ang lagi kong advice sa mga ganito is you can go true to size. If you have narrow feet, pwede kang mag-half size down kasi medyo maluwag itong mga to talaga. I got a 10.5, my true size is 10 talaga, kaso slightly on the wider side. So lahat ng lows ko ay 10.5. Pero I could have gone size 10 talaga. As in, if you want that one-to-one fit. For this one, I got a size 10.5 as well. Dahil canvas siya, no? And parang mas makapal yung mga foam niya and all. Makikita mo yung foam niya, yung comparison ng foam sa loob or ng insole or ng sock liner. Mas makapal yung sock liner nito. Itong KO. So, nung finit ko to at 10.5, this one, again, makikita mo dyan, 10.5 siya. Parang sakto lang sa akin yung 10.5. May konting space, pero kung nag-true to size ako dito, feeling ko magiging snug na talaga siya. So, half size up or true to size, pwede depende sa preference mo sa wearing conditions. Now, ito naman, sizing naman on these guys. Ang mga nakuha ko before is 10.5. I think they're okay. Pero nasisikapan ako, to be honest. Parang very, sila. Siguro dahil yung leather kasi ng mga ganitong cut, medyo matigas. Kaya parang mas kapag naka 10.5 ako, yes, medyo maluwag siya lengthwise, pero widthwise medyo masikip siya for me. Keep in mind, if you're buying these types of sneakers, go at least half size up para, depende sa paa mo. Kung wide-footed ka, half size up. Ikaw naman ay narrow-footed, you can go through to size siguro. I don't think they're that comfortable, to be honest. I mean, ang narak ko lang talaga for the whole day, narak ko naman for the whole day yung mga pairs ko dati. And okay lang, chill lang. May konting discomfort lang. Hindi naman yung sobra, hindi kagaya ng Jordan 4 na discomfort. Kumbaga parang, itong mga to talagang very, fits like a glove itong mga to be honest, kapag true to size. Ang ganda ng fit niya, ganda na leather, malambot. Tapos ito, medyo matigas na leather. Now, in terms of resale value, right now itong mga to, dahil na-flood yung market, kahit OG sila, medyo hindi na ganun kataas ang resale nila, unlike ng mga nauna. I guess depends on the colorway. This one, nagulat ako, medyo tumataas ang resale value niya. Nagiging nasa 16K na siya ngayon, 16-15. Itong mga to naman, neutral gray. Pag brand new, medyo mataas. Pero pag used, medyo mababa lang din. Pero for these guys right here, itong mga black toe, well, nagpa-fluctuate, naglalaro pa yung mga presyuhan nila ngayon. Pero if you're buying SRP plus 2,000 lang, nasa 10K or less than 10K, goods na goods ka na talaga. In terms of resale price naman sa mga Jordan 1 low KO, look man, KO kasi hindi siya masyadong well-received, and you know, here in the Philippines, talagang hype is hype. Kung ano yung hype, yun yung maganda para sa tao. Pero kapag walang hype, walang resale, goodbye. Di naman lahat, pero merong karamihan or merong iba na ganun sila. Pero for these guys, walang masyadong hype. Sometimes, or if you go to Titan or Jordan Manila, may makikita kang mga KO na sitting lang. So if you're looking for a decent, comfortable Air Jordan 1s, basically you can get them for retail or baka nga nag-sale na rin sila. I'm also looking to get the Bred colorway kasi syempre it's Bred. So, pero resale wise guys, itong mga to, wala sila masyadong resale. Ito naman kasi dahil LA Union, it's a collab. Baka may resale siya in time. Itong mga to naman, ito yung pinaka naglalaro sa lahat. Yung mga gantong klaseng cut, meron ako mga nakikita, like for example, light smoke gray na retro low. And then may ibang colorways as well, biglang tumataas, biglang from dating SRP plus 2K, 3K, ngayon biglang nag-shoot up sila ng 11,000, 12,000, ganun.
And there was also a point yung New Beginnings umabot ng magkano? 20,000? And even yung mga Black Toe, yung mga dating hindi pinapansin, SRP Plus, magkano lang. Tapos biglang nagtaas yung pressure. So ito ang pinaka, regardless of the material na nagagamit, yung gantong klaseng cut, sometimes ang pinaka naglalarong presyo. Sometimes tataas, sometimes bababa. The reason behind that is simply because the availability ng mga pairs. So dahil no nag-sit itong mga to, hindi masyadong pinapansin, karamihan ng masa talaga, non-sneakerheads na who's trying to get into Jordans, ito yung unang choice nila. And therefore, just spread like wildfire, lahat ng tao kinukuha na yung gantong klaseng cut. Dahil doon, nag-build siya ng demand, at dahil nag-build siya ng demand, naghanap sila ng magandang colorway ng mga gantong klaseng lows, and that's why tumaas ang resale value ng mga good colorways ng gantong klaseng cut. Very unpredictable. Right now, itong mga to, nung una nag-release SRP plus 500 lang. By the way, retail on these guys, parang nasa 6,100. With shipping and all, 6,400 pesos nung napanalunan ko to sa Nike sneakers. And then right now, they are selling for, I think, 9,000 pesos. Now, let's go ahead and talk about kung ano ba yung parang pinaka alin dito sa mga Air Jordan 1s ang pinaka sulit na i-keep for the long term. Yung tipong wala nang resell, talagang gagamitin na lang siya and possible, i-stock mo na lang siya and then after ilang years, babalik mo siya. Just like what happened sa mga Air Jordan 1s na nag-release noong 1985, 1986, and then right now, they're selling for 100 plus thousand pesos. So, for me, this one talaga, yung gandong klaseng cut, ang pinaka-the best to keep for good, for long term. Kumbaga, ilo-long hold mo talaga siya regardless kung use or hindi. I'm not sure, no? Pero I think lang, for now, unlike noon kasi nag-stop sila ng production, so wala na masyadong pairs. Ngayon kasi, baka mag-release at mag-release pa sila na iba't iba mga colorways na ito. Especially yung atmosphere. So, if ever makuha ka ng ganito, ng mga lows, I think ang pinaka-the best dyan ay yung mga colorways like yung Chicago color blocking where yung mga panels lang niya ang may kulay and then white siya in between. Yung mga toe colorways, when you say toe, black yung dito niya, black toe colorways. Ito somewhat black toe din to with of course yung mga bread din yung solid colors na black and red. I think yun yung mga the best na ano. Pero let's say for example yung mga bleached coral or yung mga mystic navy. I'm not really sure pero kumbaga I'm just basing it off of yung kung ano yung mabenta ngayon sa market. Best in daily wear, this one right here. Ito, best in daily wear. Ito talaga ang pinaka nakikita kong pang casual, pang daily, pang beaters. So actually kung di ko nga nakuha na retail to or retail plus 700 yata. So I got this off of a trade, no. So basically kung hindi ko lang siya nakuha ng ganung value, rarak ko na to right away. I'm actually thinking of buying another pair na ganito na used para hindi ako manghinayang gamitin. And then in terms of resell, ito, gantong klaseng cut ang magandang i-resell ngayon. Napakabilis. Alright, so overall guys, overall for me, no, it's good to have like yung options ng mga Jordans na pwede mong i-rock. Like on a daily, meron ka pang daily, meron ka pang beaters, and then meron ka pang reserve. And another thought in regards to Air Jordan 1, bakit mas sulit mag-collect ng Air Jordan 1 than any other Air Jordan 1 is because of the longevity. Kasi itong mga to hindi naman to nagpupulbos. Hindi nagpupulbos yung mga yan, hindi kagaya ng mga polyurethane, let's say, Air Jordan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, even 9, I think even 10. Pero pagdating sa 11, kasi nagbago na sila, iba na yung material ng midsole nila, yung 12, iba na rin, yung 13. So hindi nagpupulbos yung mga yan kahit hindi masyado nagagamit, okay lang. No? Unlike yung mga nabanggit ko kanina, may shelf life talaga sila. So anyways, going back to Jordan 1, ito yung magandang midsole, hindi nagpupulbos. Yes, definitely magsusolsep yan. Marami na akong J1s na may solsep ngayon. And I still use them. Ang pinakamaganda kasi is stitched on kasi sila. Dahil nakatahi sila, kahit may solsep sila, magagamit mo pa rin sila. Hindi ka medyo matatakot baka maghiwalay sapatos mo habang suit mo. Hindi sila maghihiwalay kahit may solsep na. Ang solution lang naman dun talaga is re-glue. And marami ng re-gluing service ngayon that does like the re-gluing and re-stitching. So in terms of longevity talaga, Jordan 1 and Jordan 1 lows talaga ang pinaka best to keep. So that is it guys, that's gonna be it for our comparison video of the Air Jordan 1 Low OG, Jordan 1 Low Retro, and the Jordan 1 Low KO. Let me know in the comment section down below of what you think. Which one is your preference out of the three versions of the Air Jordan 1? And what colorway of the Air Jordan 1 is your favorite? If you like this video, please go ahead and smash that like button here on the bottom of the screen. It does help out with algorithm and it helps the channel grow. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel for more videos.
just like this. Okay, so yun lang muna for the meantime. Maraming salamat for checking on this comparison video, and I will see you on the next one. Peace, guys.